mañana tayo. Friday, y cuento más. Sábado, talento. Winningo completo. D-E-A-M-Y-A. Sama, sama, every day. D-E-A, let's learn, let's play. D-E-A, be the best every day. One day to Sunday. D-E-A. Sabi nila, mas nagiging astig lang daw ang bida kapag super astig ng kontrabida. Kaya sa araw na ito, ang ikukwento ko sa inyo ang mga kontrabida na nagiging super bida dito sa Story! Naranasan niyo na ba na magselos sumaingot sa inyong kapatid? Yan ang nangyari sa una nating kwento. Ang kwento ni na Prinsipe, Bantugan at Haring Madali. Sa kaharian ng Bumbaran, iisang tao lang ang iniidolo ng lahat, si Prinsipe Bantugan! Sa sobrang galing niya sa pakikipaglaban, walang sumusubok na lumusob sa kanila. Ito ang Bumbaran, aking kaharian. Kapag ito'y sinugod ng sino man, ilalabas ko ang aking kampilan. At ang talim nito'y kanilang matitikmon. Yo! Yo! Prince Batman! At dahil sa kanyang kabaitan at katalinuhan, hinahangaan siya at pinagbubunyi ng lahat. Ngunit dahil sa katanyagan ni Prinsipe Bantugan, nainggit at nagselos sa kanya ang kanyang kapatid, ang hari ng Bumbaran, si Haring Madali. Bakit pangalan ng nakababata akong kapatid ang sinisigaw nila? Pangalan ko dapat dahil ako ang hari! Bantugan! Hanggang sa may naisip siyang paraan. Alam ko na, may naisip na akong paraan. Gumawa siya ng batas. Gagawa ako ng batas! Na ang sino mang kumausap kay Prinsipe Bantugan ay... Na ang sino mang kumausap kay Prinsipe Bantugan ay... Uy! Ano nang gagawin sa kakausap kay Prinsipe Bantugan? Ikaw na magtuloy! Ginagaya mo lang naman ako eh! Sabi namang matampuhin to. Ikaw ang storyteller. Tuloy mo na, please. Tuloy mo na. Yun na nga! Ang sino man makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan ay paparusahan ng kamatayan! Ang sino mang makipag-usap kay Prinsipe Bantugan ay paparusahan ng kamatayan! Teka lang, hindi ba masyadong harsh yun? Nag-usap lang, death penalty agad? Akala ko ba ako storyteller dito? Bakit marunong ka pa sa akin? Okay, fine. Death penalty na nga! Dahil nga sa kautusan ni Haring Madali, nilayuan ng mga tao si Prinsipe Bantugan. Yo! Prince Bantugan is in the house! Yo! Sa sobrang kalungkutan, umalis ng Bumbaran si Bantugan. Naghanap siya ng lugar kung saan hindi siya kilala.
at hindi nasasakupan ng utos ng kanyang kapatid. Ngunit, dahil sa sobrang kalungkutan, nagkasakit si Bantugan at namatay. Taga-taga, tama ba to? Namatay ang bida sa kwento? Ah, taga-taga, titignan ko muna kung anong nangyari. Huwag kayong aalis, babalik pa ang story. Nagbabalik tayo para sa continuation ng kwento nina Haring Bantugan at Haring Madali. Dahil sa kanyang pagsiselos sa kasikatan ng kanyang kapatid, inuutos ni Haring Madali na papatayin ang sinumang kakausap kay Prinsipe Bantugan. Dahil dito, lumayo si Bantugan at sa sobrang kalungkutan ay namatay siya. Sa kabutihang palad, natagpuan ng mabuting prinsesa datimbang si Bantugan. Naku! Kawawa naman tong lalaking to. Hindi naman siya mukhang pulube, pero bakit siya namatay na mag-isa dito? Isang mahiwagang loro ang dumating mula sa kagubatan at kinausap ang prinsesa. Kinausap ang prinsesa. Siya ang prinsipe ng Bumbaran. Si Prinsipe Bantugan. Ikwento ng loro sa prinsesa ang kwento ni Bantugan. Kung ganun, ay prinsipe pala siya. Loro, pumunta ka sa kanyang kapatid at sabihin ang nangyari. Sabihin ang nangyari. Ay, saglit. Saan pala akong exit? Dito. Thank you. At nagpunta sa Bumbaran upang sabihin kay Haring Madali ang nangyari sa kanyang kapatid. Bakit ka nalulungkot, Mahanari? Hindi ba't ito ang gusto niyo? Ang mawala ang iyong kapatid? Akala ko nung una, matutuwa ko pag nawala ang aking kapatid. Pero hindi pala. Alam ko na ngayon na ako'y nagkamali. At kailangan ko itong itama. Kaibigan Loro! Madali! Bakit mo sinasabi yung pangalan mo, Mahal na Hari? Ha? Hindi! Ibig ko sabihin, puntahan mo si Prinsesa Datimbang at sabihin dalihin dito ang katawan ni Bantugan. Bilis! Masusunod po, kamahalan. Ngayon din ay pupunta ako sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Excuse me po, Mahal na Hari. Dito po ang biyaheng langit. Ah, dun ba? Salamat ah. Naglakbay ng malayo si Haring Madali. Inakyat ang mataas na hagdan patungo sa langit. Nakapaglaban sa mga bantay. Nakuha ang garapon na kinalalagyan ng kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Yes!
Nang makabalik na sa bumbaran si Haring Madali, nandun na si Prinsesa Datimbang. Dala ang katawan ni Prinsipe Bantugan. Salamat sa iyong tulong, mahal na prinsesa. Wala po anuman, Haring Madali. Bubuksan ko na ang garapon ng kaluluwa niya. Kapatid ko! Nagbalik ka na! Patawahin mo ako sa aking nagawa! Nagbago na ako! Nagsisisi na talaga ako! Okay lang yun, Tol! Ikasa mo! Ikasa mo! Ikasa mo! At mula noon, magkasamang pinamunuan ni Haring Madali at Prinsipe Bantugan ang kanilang kaharian ng Bumbaran. Ang magkapatid dapat nagtutulungan, hindi nag-aaway at hindi rin nag-iinggitan. Yan ang natutunan na lesson ni Haring Madali. Ang susunod natin kwento sa magbabalik ng story! Alam niyo ba, hindi lang mga lalaki ang mga epic supervillains ng Pilipinas. May mga babae din. Kagaya ni Oriol. Galing ang kwentong ito sa epiko ng Bicol na Ibalon. Sa kaharian ng Ibalonja, kung saan nagahari ang mabait at matapang na si Haring Baltog. Mayroong katahimikan at kasaganahan. Ngunit isang araw, dumating si Oriol, ang reyna ng mga halimaw. Isa siyang makapangyarihang halimaw na kalahating magandang babae at kalahating higanteng ahas. Ako si Oriol, reyna ng mga halimaw. At ayoko ng lugar na matahimik at mapayapa! Mabuti na lang, dumating sa kaharian si Hanjong, isang makisig na mandirigma at ang kanyang mga kasamahan. Ako si Hanjong! At sila ang mga katropa ko! Nandito kami upang tapusin ang panggulo mo dito, Oriol! What? Round 1, fight! Paglaban si Hanjong sa mga higante at matapos ang ilang oras. Excellent! You win! Laban na naman si Hanjong at ang kanyang mga kasamahan sa tiburon. Isang lumilipad na pating na kahit bato ay kayang kainin. Perfect! Hindi doon sumuko si Oriol. Nagpadala pa siya ng iba pang halimaw. Ang mga tama raw na kasinlaki ng elepante. Round 3, fight! Fatality! Sumunod ang bubayan na kasinlaki ng bangka. Round 4, fight!
fight! Tinalo mo ang lahat ng animal ko! Hindi mo ako matatalo! Masyadong mabilis ang hand-eye coordination ko! Final level! Boss fight! Dito sa Ibalondia. Dahil galit sa akin ang mga tao! Natatakot sila sa akin! Palagi nila ako itinatapon! Natatakot sila sa'yo dahil sa itsura mo. Pero kung ipapakita mo na mabait ka, ituturing kanilang bayani. Sigurado ka? Baka binubula mo lang ako! Hindi kita pwedeng bulahin. Bida ako eh. Pumayag si Oriol sa offer ni Hanjong. At di nagtagal, magkasama na silang lumalaban sa mga kalaban ng Ibalon. At hindi nagtagal, ipinagbunyi na ng mga tao si Oriol dahil sa kanyang pagbabago. At isang araw, hindi lang ang ugali ni Oriol ang nagbago, kundi pati ang kanyang anyo. Anong mayayari sa akin? Nagiging tao ako! Dahil sa kanyang bagong kabaitan, naging isang tunay na tao na si Oriol. Oh, kita niyo na? Kahit trainer ng mga halimaw kagaya ni Oriol, kaya magbago at maging kakampi ng mga bida. Sabi nga nila, habang nabubuhay, may pag-asang magbago ang lahat ng tao. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, remember, be the best every day! Go Team Yay! Go TVA! 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 Yeah! Kaya mo yan! Kaya mo yan!